Hi, JOHNitors, and welcome back to our channel. Today is a day to at Malaysia. So, nandito tayo sa Airbnb nga. So, ito yung balcony. So, ito yung labas. So, yan yung view. So, sobrang lamig dito. So, walang aircon nga yung mga room. And today, pupunta kami ng KL nga. So, nagmamadali na kami. So, we are having our breakfast na. And by 11 a.m, pupunta kami ng bus station. Going to KL kasi nasa Cameron Highlands kami. So, different location pa to. So, breakfast tayo. So from here, Cameron Highlands to KL. So mga 3 hours travel pa by land, by bus, going to KL. So sa KL, pupunta naman kami Bato Caves at Petronas Tower kung may time pa. Then pabalik ng SG. So meron tayong eggs, manto, sausage, tsaka mee goreng for breakfast. So kain tayo, guys. Ayan, pinutok na yung mga balloons. Oh, so yung... Tapos sa alis na kami. Yun na, all bags are packed. Ready to go. Go, go, go! So yun, pa-uwi na kami. Pa-uwi na, pa-KL na, pa-bus terminal. Late na, alas 11 na, tara na! So, mamadali na kami. Kasi quarter to 11 na. 11 yung nabook naming bus pa KL. So malapit lang daw doon sa Airbnb namin yung bus terminal. 10 minute walk. Pero hindi pa rin namin nakikita hanggang ngayon. So ito na tayo yung bus. Ayan, bus station. Ayan, bus si Haha. Ayan, nandito na kami. Nawala na yung tatlo. Oh, nandun. Ayun. Ito, ito yung... Ito yung mga oras. The duration is 4 hours. So ito yung ano, pamasahe, 35 RM. Nandito na kami sa bus. Ayan. Tingnan na yung confirmation yung email ko. So meron pa kaming 5 minutes. So nahiningal yung tatlo kasi tumakbo sila. Sabi ko yan, nalang natin si Tete. Pumunta na siya, kaya na niya yun. So we are on our way to KL. So see you there, guys. So nandito na tayo sa KL. So ito ay KL Express. Yung train. So hindi ko alam kung saan pupunta. So kung maalala nyo, taga dito dati si Chel, dito siya nag-work. So siya ang tour guide natin for today's video. Ito yung KLIA. So yung MRT dito sa KL. First time ko dito sa KL actually. Never been here. Kasi napakalapit lang daw sa Singapore. So nakakatamad pumunta. So now we are going to KLCC. Dito na kami sa KLCC. So ito yung Petronas Tower. Twin Tower. Hindi kita dito. Pero ito yun. First time here. First timer yan. Turista mode yan. So parang lang kami nasa BGC. You know, cheese. So ayan. Surya KLCC. So ayan, naghahanap muna kami ng makakainan. Anong oras na, Tet? Restaurant. Tet, anong oras na? Ano na, 3:20. So yeah, 3:20 na, hindi pa kami kumakain. Lunch na dapat, pero late lunch na. So yun, dito nga kami kakain sa chilies. Para malakas maka Manila feels. A few moments later. So yuso tayo babagsak. Kasi sa chilies, sobrang haba ng pila kahit alas 3 na. Grabe, nagulat kami. May queue pala doon na sobrang haba. So baka dito na lang kami kumain. Pero nga, tinignan nila yung menu. Puro hilaw yung pagkain. Kasi nga, Japanese resto. Sana pa kami na makakainan talaga. Ang hirap pumanap ng kainan na. Ito, sa Madam Juan, sana. May din typhoon din dito. So sobrang daming kumakain dito. Hindi na namin alam kung saan kakain. Lahat may pila actually. Alam mo yung 3:30 na pero may mga long queue pa for lunch. Pero ito, nakahanap na kami ng aming kakainan talaga. So dito sa ano, Imperial Chakri Palace. Royal Thai Cuisine. So dito tayo kakain. So ito yung set meals nila. Hindi mo mabasa kasi very old na. Very old yan. So habang nag-aantay kami ng food, magte-take away muna kami ng mga sweets na hinahanap namin. Secret recipe at saka Auntie Anne's. So ito,
kasi gusto nilang bumili ng antian, so dito kami pumunta. So yun ang haba ng pila sa antian. Then yun nga, nagsibilihan ng antian, tsaka secret recipe na cheesecake. Mura kasi to dito eh. Tapos yun, nagmamadali na kami pabalik doon sa kainan kasi nahabol namin yung bus pabalik ng Singapore. So, andito na yung food natin. Hey. So, meron tayong pineapple fried rice, meron tayong mixed vegetables, prawn cakes. Sure. Uy, dami. Luto? Pad thai. Tapos yung fried rice with a chill. Tapos chicken. So, drinks natin. So, meron tayong Thai iced milk tea. So, kain tayo guys. Kain construction. Mabilisan. So, nag-aabal tayo ng oras for the bus. So, kain na tayo ng mabilisan. So, yun. Tapos na kami kumain ng pababa na. So, supposedly, napunta kami bus terminal by 5. So, hindi na kami aabo. So, yung next na lang yung kukunin namin yung 9 PM na bus. So, mag-stay muna kami dito for pictures and baka pumunta ng Bato Cave. Picture taking muna daw kami dito sa labas ng Petronas Tower. So nga, ito yung Petronas Twin Tower na kilala dito sa KL. So ito yung unang tower. Tapos ito yung pangalawang tower. Tapos sa gitna may bridge yan, no? So makikita nyo nga, maraming turista, maraming tao nakatambay dito kasi nagpipicture taking sa may Petronas Tower. Ayan. Ayan yung mga posing dyan. So ayan, walang tubig dito, may fountain dapat daw. So ayan. So ayan o, daming tao makita nyo nag-picture taking sa Petronas. So ito yung Petronas. Tapos makikita nyo sa background, ang daming tao nag-picture taking. Siyempre, lalo ko pag first time dito. So mandatory selfie post dito Petronas Tower. So ayan nga, so sila Iris sa likod. Ayan. Picturean nila buong tower. Ayan. Alas-ais na sa nabuhay na yung fountain. So unfortunately, yung mga nandun sa pwesto ng fountain, nabasa sila bigla. So, sa kabilang side naman daw kami. Tapos ang picture taking dito. So, sa kabilang side, same pa rin. Petronas Tower pa rin. Bumalik ulit tayo sa loob. Kasi nga sa kabila naman daw tayo. Tapos may toilet feature. Pero for premier toilet lang yun. Yung mga toilet na malilinis. And yung mga regular toilet. Wala mong bayad. Tapos yun nga, kasi dito sa first level yung ano nila. Premier toilet. Other level yung regular toilet. Tapos dito, first level, ground level pala. Kasi mag-iba yung first level sa ground level dito. So malinis naman siya and may bidet. Kasi doon sa regular toilet, walang bidet. And may tissue din dito. So yun lang pinagkaiba. 2 ringgit nga lang yung bayad. So most likely mga nasa 24 pesos, 25 pesos ata yun. So ito yung labas. So nandito naman yung fountain. At syempre yung other side ng Petronas Tower. So yan, pinatay na ulit nila yung fountain. So ito, babalik ulit kami sa loob kasi magagabi na. So tambay muna kami. Magpapahinga din. 9 PM kasi yung bus namin. So 9 PM from KL to SG. Sana hindi namin mamiss kasi on time yung pag-alis. So mga alas 3 na madaling araw daw kami darating ng SG. So ang tagal. Grabe lang yung biyahe. So mag-Starbucks muna daw kami. Starbucks. So yun, nasa loob kami ng Starbucks today. So magpapalipas kami dito ng gabi muna. Papalipas talaga ng gabi. Papalipas ang oras. So order kami ng drink. So yan, dark mocha sa akin. So yun, so may problema lang. So 9 PM nga. Tapos may tingat na kami. Kaso wala na daw available online. So 7:30 pala pupunta na kami ng terminal. Chance passenger na lang ito. So dito na tayo sa bus terminal. So wala kami mabook na ticket. So diretso na lang kami dito. Ayan. Asa sila Jilik? Nakahiwalay kasi sila ng Grab na una sila. So ayan, maghahanap kami ng spare ticket. So ito yung ticket counter. So 1 to 59 numbers. Kaso hindi ko sure kung may pang SG dyan. Usually within Malaysia lang din nata to. So wala pa kaming ticket. Good luck na lang sa amin. Ito yung bus terminal dito. So saan ka naman, parang nasa airplane ka din. Airplane, airport ka din. So daming bus. Pero wala kami masakyan. Johor? Jaha? So ayan, nag-aabang na lang kami dito kung may masasakyan kami. So ayan, hindi namin nasang pupunta. Si Jala sinasunod namin.
Basta sunod lang kami ng sunod. So magpapapalit muna kami ng ticket mismo. Kasi e-ticket lang ata meron kami, e-appointment. Kuha kami ng bus boarding pass. Ay, pagod. Ito tayo magre-redeem ng online ticket. So yan, si Jan ang nag-book eh. Mga priority lane. So yun, nag-aabang kami muna dito ng boarding namin. Boarding namin is alas 9, parang si 9:30 yung bus. Nakadating namin siguro sa JBS alauna na alas 2. Good luck bukas, may pasok pa kami. So dito kami sa TBS. Terminal Bersipadu Selatan. So ang hirap i-pronounce. Kaya nakaupo muna kami, hiwa-hiwalay. So yes, mag-boarding na kami. So ayun, sa gate 11B kami pala, 11B. So from here to JB, JB Larkin actually. So price is 30 RM. So bus siya. So yun yung gate natin, gate 11B. Ang ating departure is 9:30 PM. So after 9:45, dumating na yung bus natin pang JB. Ngayon lang siya dumating, hindi ko alam kung bakit ba delay. So ayan, pipila na kami para makapasok. So ere ang bus natin, array. So time check, 9:57 na. So ayun, yung dinner natin, yung mga binili na natin sa Antikan, sa secret recipe, and everything, makutkutin. Pauwi ng SG, kasi tulog na tayo maya-maya. Sa mga madaling araw na kami makakabalik dito ng Singapore. Good luck to us. So dumating na kasi sa bus terminal. And alas 2 na. Good luck sa mga work. So ayan, at very haggard na graphic. Magka-grab pa kami papuntang checkpoint. Then papuntang Woodlands checkpoint pa. Then pabalik na mga kanya-kanyang bahay. Yehey, diretso pasok na tayo. So dito na kami sa checkpoint. Before checkpoint actually. Tapos pabalik na ng SG. So ayan, nandito kami sa isang sasakyan lahat. Yan, so may nag-alok sa amin ng taxi. Para hindi na kami magbabas from JB to SG. So medyo mahirap kasi pipila pa ganun. So diretso na kami using private car, so may nag-alok sa amin. Parang taxi rin naman. Door to door daw from our house to the immigration to our house actually. So nagat na namin 20 SGD nung una, 30 SGD kasi isa. So natawaran pa. Natawaran ko 18 eh. Last price na daw yan. So ayun. Babalik na kami ng Singapore.